Matapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections, may mga kandidatong agaw eksena at nag-trending pa. Okay lang naman yan. Basta ba pag nanalo, tupa rin ang inyong mga ipinangako. Kuya, kuya. Yung bag mo. Kuya, kuya. Ayoko nang mag-aaral. Joke lang po. Siya yung typical bebe boy na pinapanood mo sa TikTok. Ice cream? 早上好，中国！现在我要冰淇淋，我喜欢冰淇淋。 Lagi kong sinasabi, kapag sinasabihin akong pogi, confident ako eh. Sa kanyang boy next door looks. At 5 feet 9 inches na high, kayang-kaya niyang lumaban sa rampahan. Pero sa katatapos lang na barangay elections, ang papa ng barangay Kupang, ang di umano magpapanalo sa kabataan. Tumakbo bilang SK o Sanggunian Kabataan Chairman, si Ian Papa. I love you, Ian! Chairman Ian, nainlove na ako sa'yo! Pero marami ang nagtaas ng kilay. Tanong nga ng isang commenter, honest question, anong credentials mo? Sige nga, lapagan mo, Ian. Nung high school ako yung naging president ng Supreme Student Government namin. Consistent honor student kasi ako. Elementary, high school, scholar ako sa CSB 100%. Now, gagraduate pa rin tayo with flying colors. Wala man daw sa lahi nila ang politika, ang naka-impluensya raw sa kanya, ang kanyang ina na staff sa kanilang barangay. Yung mama ko, isa yan sa nagmulat ng mata ko sa pagtulong kapag may nakakaawang bata, let's say, ganyan. Lagi niyang sinasabi na maaring ikaw yan, maaring anak niya yon, kaya lagi siyang tumutulong. Si Ian, tinatapos ngayon ang Bachelor of Science in Interior Design. Sa eskwelahan daw nahasa ang kanyang leadership skills bilang miyembro ng iba't ibang student organizations. Nagbukas yung pinto sa akin ng modeling ng social media industry nung pandemic. And from there, doon na lumapit yung mga agency sa akin. Isa nga pong puto. Magkano po yan? 20 po isa. 20. Ito. Measure. At ang baby boy nyo! Panalo sa pagka-SK Chairman. Pero ano naman kaya ang programa mo, SK Chairman Ian? Isa sa flagship program ko is to put up a reading facility or a learning hub. Alam kong hindi ako magpapapogi lang dito. Itong pag-upo ko bilang SK Chairman, ito ay form of giving back ko lang sa community ko. Sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections, ang mga kandidato, kanya-kanyang paandar. Ang tumakbo nga sa pagkakagawad sa barangay na ito sa Binondo sa Maynila, hindi lang idinikit ang mukha sa kanyang campaign poster. Ang poster na mismo ang isinuot niya. Siya, si Tatit. Wala naman talaga akong planong tumakbo. Nanay tsaka tatay ko na yung kumausap sa akin bakit hindi ko daw subukan, baka sakali kahit papano, may maitulong ako sa barangay. Tuwak naman sa personality niya. Nakakatawa naman siya, pero baka hindi siya seryoso ng tao. Konsepto ng kanyang walking tarpaulin, ginaya raw niya sa pakulo ng social media influencer at komedyanteng si Pipay. Umatan siya dun sa Sparkle Halloween. Naisip ko na gawin siya for the last campaign walk. Pero sa kasamaang palad, si Tatit hindi pinalad. Sayang, ganda-ganda pa naman na itong kagawad na ito. Hindi man lang nanalo. Bumawi ka na lang next election. Kana, tanggalin na to. Nakakatawa man daw para sa iba ang gimmick niya, seryoso naman daw siya sa programa niya sana para sa mga kapwa niya miyembro ng LGBTQIA+ community. I do believe I deserve na magkaroon ng place dun sa 7. Ang platform ko talaga is entertainment and at the same time, yung clean and green. Taray! Pang miss you ang peg! Pero
ito ang talagang moment na lakas maka Miss Universe nangyari sa voting precinct sa Coronadal City. Sa ikapitong pwesto kasi sa pagka-SK Kagawad, may dalawang nagtay pero isa lang sa kanila ang pwedeng mamuno. Sa mga nagtay, ang magpapasya, toss coin. Ayon sa ating Omnibus Election Code, kapag merong nagtay, sinesettle ito sa pamamagitan ng drawing of lot. Ibig sabihin, bunutan. Kaya lang nakagawaan na natin na tinadaan sa toss coin. Ang babaeng nakaitim, pinili ang tails. Siyempre, sa naka-mint green, ang heads. Sino kaya sa kanila ang kokoronahan? Este, idedeklarang winner. Sampiya, kabataan number 7. Nakaitim sa video ang trans woman na si Ivana na feel daw talaga ang holding hands for the moment of truth. Nagpapalitan kami ng kamay kasi nasa kasabihan nga ng Mita Pageant na kapag nasa taas yung kamay mo, ikaw yung mananalo. Nagtapos ng cum laude sa kursong elementary education si Ivana. Kaya kung papalarin, edukasyon daw ang bibigyan niya ng prioridad para sa kanyang constituents. May tinatawag po tayong Padayon Program. It is a series of educational program po na makakatulong sa mga kabataan, of course, na makaahon sa buhay. Ang nakatay naman niya na naka-mint green sa video, si Christel May na graduating sa kursong nursing. Ang proyekto naman daw ni Christel May, kung mahahalal, serbisyong medikal. As a student nurse po, mas gusto ko pong magturo about health education. Mag-conduct po tayo ng mga health seminars, medical missions, meron din po ang feeding programs per pro. At inihagis na nga ng mga tiga-Comelec ang barya. Ang lumabas, tails. Kaya si Ivana ang naluklok sa ikapitong pwesto ng pagiging SK Kagawad. Kahit ano pa man ang mangyari, we were still going to raise those programs sa bigger na stage, yes, sa ating SK. You deserve it, girl. Patakbuhin at gawin ang lahat ng platforma na gusto ninyo na ikakabuti ng ating barangay. Okay. Thank you, ma'am! Malaki ang role ng ating mga barangay officials dahil sila ang mukha ng gobyerno sa komunidad. Bahagi din ng responsibility ng mga barangay officials ang maglabas ng mga ordinansa para mapaunlad yung barangay. Sa mga nanalo dyan sa barangay at sangguniang kabataan elections, laging tandaan, huwag daanin lang sa paandaran o papugian o pagandahan sa inyong mga nasasakupan, magsilbi ng tapat! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.